Yahin na po tayo, mga kabayan, para makita nyo po yung Saudi. Makikita nyo po yung mga posting niya na dala namin dun sa likuran. Naglalagay po sila ng mga Saudi flag. Isang poster, nilalagyan nila ng dalawang flag. Kasi po malapit na po yung Independence Day ng Saudi Arabia. So halos po lahat ng poster dito nilalagyan nila. Yung mga National Road. Ayan po. Dito po yan sa Buraydal kasi West Western po. Yung pag nagmamarshal po tayo sa Gapicom. Ayan. Shout out po sa Gapicom, sa lahat na members ng Gapicom. Lahat po ng posting yan, lalagyan nila yan. Dito naglagay sila ng patlang-patlang. Naglagay sila ng dalawang flag sa isang poste. Susunod naman. Pero hindi naman siguro masyadong makasaya. Shoutout nga po pala dyan sa mga kabayan natin dyan, mga taga Pangasinan, basta Kilatan, mga kabatchmate ko 95-96 yan sa University of Pangasinan. Shoutout sa inyo. Lapit na po tayo sa ating area, siguro mga 10 minutes yung biyahe natin. Ito yung lugar na ano na, kumbaga medyo malayo na sa Kabayasnan, kumbaga. Wala na tayo dun sa mismong center. Ito lalagyan rin po nila siguro yun ang mga flag. Pero doon lang siguro sa main road. Ito papasok na po ito ng ano yan, ang Sinaya. Sinaya yung mga industrial mga company nandyan. Nakita po tayo na south, may siraan niya ata sa sakyan. Ayan, kita na natin yung daan papasok doon sa aming ano, kakapitan ng pinto. Ikot lang po tayo. Yan po yan. Pag nakita nyong nakapula, siyempre titigil kayo. Alam nyo po bang napakalaki ng ano, multa pag beating the red light ka? Alam ko 3,000 yata, 3,000 real. Masakit po yun. Mga isang linggo kang hindi makakain at hindi ka makakatulog ng ayos. Yung mga driver dyan, pag nandito po kayo sa Saudi, talagang sumunod guys sa batas trapiko po nila. Ayan, malapit na tayo, dito na tayo, haligo po tayo ng kanan, gawing kanan po tayo. 1 kilometer magmula rito, nasa area na po tayo. Meron naman pong ano, mga rough road dito. Doon po tayo sa dulo. At matindi po yung init. Titignan natin kung paano. Sanay na po tayo nyan dito. Nahaya po tayo. Paglalabas, laging naka-jacket, naka-sumblero po tayo. Naka-mask tayo. Lalo na ngayon. Kaya huwag nyo kakalimutan lagi magbaon ng tubig. Importante po yan. 90% po ng ating katawan na tubig. Kailangan natin ng tubig. Kaya natin tiisin yung gutom. Huwag lang yung uhaw.
Dehydrate tayo. Yan po mga istra, yan. May liit na yan. Pag may okasyon, yan. Yung iba, dyan nag-aarkila. Ganyan lang po siyang tingnan. Pangit sa labas, pero pag pumasok ka dyan sa loob, maganda po yung loob. Tanaw na po natin yung ating bahay na kakabitan nito. Marami pa po tayong gagawin dyan. Pagkakatapos ng project, sa iba naman, na isang linggo, baka natin babalikan para naman mapagbigyan din yung iba. Hindi naman dire-diretso tayong isang area lang. Pandaan po, yung mga trabaho naman dito, napapag-aralan naman na na-improve natin. Ayan po siya, kung makikita nyo. Lapit na po tayo. Yan, sa mga aluminum naman po dyan, iba naman pong kumpanya yung gumagawa. So yan po yung bahay na yan. Makikita nyo. Yung mga kladin po dyan, sa harap, sa gilid, tsaka yung pinto. Yan, dyan po natin yung ikakabit. Dito na tayo sa area. Ibaba po na natin yung mga pinto. Diyan po natin siya ikakabit. Yung pong pinto, masyadong mataas. Doon po sa dulong yun. Bumaba tayo ng 8 cm magmula doon sa taas. Kasi po, doon sa dulo, maglalagay pa po tayo ng poste doon, tsaka doon sa top niya lalagyan natin ng plate, lalagyan natin ng brace yung poste para hindi matumba yung pinto. Binaba po natin dahil kung ilalagpas natin yung poste natin sa pader, pag nilagyan po natin ng suporta, lalabas po doon sa taas ng pader natin. Kaya minsan, pag nagtatrabaho, hindi po kasi alam na may ari yan eh. Yung nagpapatrabaho. Bihira po yung Saudi yung marunong sa trabaho. Pag ganito mga trabaho. So, isasuggest nyo po sa kanila, sasabihin nyo sa kanila. Dahil kayo naman yung nakakaalam. Tayo naman yung nakakaalam kung paano. Yung maganda. So, prepare po muna tayo ng ating gamit. Tutuloy po muna natin tong ating ginagawang trabaho. May konti pang naiwan. Ayan ho, naputulan na natin ng ng poste. Kompleto na yung ating sliding door. So, dito po natin ikakabit yan. Nakikita nyo po yung yan, round bar na yan. Kinahit po natin 18 mm, bait po 18 mm, pero 20 naman yung ating gulong para in case na pinturahan, kasi pipinturahan din yan eh. Kung na natin magagasgas, hindi siya masyadong kakapit. Kaya tayo nagbawas dun sa dulo. Alam mo, hindi ka din. Ito, lakib, hapra. Hapra? O. Kaya po tayo nagbawas ng 8 cm sa taas para po pag naglagay tayo dun sa dulo ng breast niya, hindi makikita dun sa labas. Yung round bar na po yan, ay dito natin ilalagay sa gitna. Yan po yung dadaanan ng gulong. O yan po, magbubutas tayo dyan, lalagyan natin yun ng poste. Yan po yung hawak ng sliding natin. Dito naman sa dulo, ilalagay tayo dyan ng stopper, yung bakal na C-par lens, jesser ang tawag dito. Yan, hanggang dun sa dulo. So, hindi po natin yung lalagyan ng lock kasi
automatic door po siya na sliding. Meron po siyang makina dyan na ilalagay. Baka po natin ay fix. So, kailangan din po natin na lagyan ng ano yun, ang buhos. Pero iba na po yung maglalagay niyan. Hindi na po namin trabaho yan. Makikita niyo po ang init. Yan po yung bahay na ginagawa namin. O, yan po yung mga trabaho namin nung nauna. Doon sa kabila, magdadagdag pa tayo. So, eto, papalagyan pa siguro nila ng glass yan. Ayan, naglalagay na po tayo ng round bar. Yan po kakapit yung gulong ng ating sliding door. So, binutasan po natin to. Kasi mo hindi masyadong malalim kasi mayroong tangke ng tubig dyan sa baba. So, hanggang dyan na lang po yan. Lagyan po natin yan ng poste. Yan po, kinakabit na natin yung poste natin. Lalagyan nyo lang po ng, ano, ng mga bakal na maliliit. Para pag nilagyan ng semento, kakapit siya, mas matibay. Nakatacking po yan sa taas para hindi gumalaw. Yung paglalagay naman ng round bar, iba nililinsahan nila yan ng lubid. Pero dalawa yung magkakabit dapat, diskarte na lang. Yung isa taga-tacking, yung isa taga-silip, diretso sa straight. Po. Yan po yung preparasyon ng para sa ating sliding. Yan, bago po natin lagyan ng semento, lagyan po natin ng tubig. Walang masyado marami. Halo po tayo ng semento. Yung semento natin may konting bato, yung mix. Para matibay. So yan, mayo boss. Ada diado. Yan po siya. Ayun na po siya, nasemento na po natin. Hindi po muna natin ilalagay yung sliding door dito. Kinabukasan pwede na yan. Para at least ito matuyo muna yung ano, yung semento. Dito maglalagay tayo ng bakal. Tsaka na po yung nilalagay pag nakasetting na yung pinto. Para at least nakapix. Kasi pag nilagay mo muna yan, baka sineta po yung pinto at hindi tumama, magbabaklas po tayo. So, huli po yung kinakabit para at least maganda yung stop ng pinto natin sa dulo. Dito naman po nila ilalagay yung makina. So yan, kulang pa yan ng ano, semento, sisementohan pa yan. Yan, dito naman po tayo sa kabilang side. Pre-prepare din tayo dito. Lalagay tayo ng isa dyan na sliding door. May isa tayong pinto doon. Yung pungkla din sa taas, dadagdagan natin yan ng mga 18 piraso pa. Ito naman po yung kabila. Sa kabila, ganoon din, na-set up na natin. So, makapapansin nyo po dun sa taas, hindi po tayo nakasagad kasi po yung pinto natin, dyan lang po siya. Yung guhit na yan. Dyan lang po yung top ng ating pinto. Pati doon. So, yung poste po natin, inangat lang natin ang mga kung titingnan mo dito sa harap, medyo mataas. Pero pag nandoon sa ano, level yan, nasa 12 cm lang po yan. Po yung setup niya. So pag maglalagay ka po niyan, huwag naman masyadong malayo. Hindi masyadong malapit para hindi sumayad yung tube mo dyan, yung frame. Yan. Siguro pag nilagay natin yung pinto dyan, mga 1.5 cm yung gap niya. E
Ito po, papalagyan pa to ng ano, ng canopy. Makikita nyo po, may mga poste yan. Yan po, poste, poste. Lagyan po ng canopy yan. Yan yung dadagdagan natin. Kladin po yan, hindi po siya kahoy. Yan. Dadagdagan natin yan hanggang doon sa kabilang bintana. Ako kasama, ikaw katrabaho. Ito po yung kasama natin. Kasama, trabaho. Walang pera. Yan po si Hassan, the man. Walang trabaho, tulog lang. Walang trabaho, tulog lang. Tapos, trabaho.